Magandang araw po sa bawat isa. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala mula kay Yahweh. Isang magandang araw po. Ang ating pong paksa, ito pong nakalagay sa 2 Corinthians 5:17 na sinulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. So the phrase to be in Christ evidently means to be united to Christ by faith. Aho. Kumbaga, sabi nga doon sa Juan 15. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ayan. So, every branch in me, sabi niya doon sa 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. So, ano ibig sabihin nun ito? Na, therefore, if any man be in Christ, ano ibig sabihin nyo? The place to be in Christ evidently means to be united to Christ by faith. Or to be in Him as the branch is in the vine. That is, so united to the vine. Or so in it as to derive all its nourishment and support from it and to be sustained entirely by it. Yun nga yung sinasabi ko nga ho dun sa John 15:2. Ayan. Kasi kung hindi ka nakalagay, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga, Yeah. At kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. So kung hindi ka mananatili kay Kristo, inaalis niya, sabi doon, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. Malaki ho ang kaugnayan nito doon sa sino man ang nakay Kristo, isa ng bagong nilalang. Ano? Diba sabi nga niya dito, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Kung wala ka kay Kristo, hindi ka mababago. No. Gayun din naman, kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Totoo po yun. Kaya't kung ang sino man ang nakay Kristo, isa ng bagong nilalang. Paano kang magiging bagong nilalang kung wala kay Kristo? Ano? 5:7, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ayan. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis apoy at mga susunog. Halimbawa lamang po ito, ha, baka mamaya gawin yung literal. Kasi sa reliyon, ginagawa itong literal. Ano? 57. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ayan. So dito, maliwanag na dapat kung sino man ang nakay Kristo, isa ng bagong nilalang. Kinakailangan, nakaugpong ka. Ano? Sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, inaalis niya. So, a new creature, ano ibig sabihin yung bagong nilalang? Yan nga natin, ho. Ayun.
sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman kahit man ang di pagtutuli kundi ang bagong nilang. Ano? Ayan. The praise a new creature. The word render ay creature, thesis, creation, the act of creating, ano, a new creation. Tingnan niya natin sa Roma 1:20. Sabi ko dyan, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag, sapagkat ang tusa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan sa pagka-Diyos at pagka-Diyos upang sila'y walang maidahilan. Ayan. So, creation. No? For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So, new creation, act of creating, dun sa 125. Who changed the truth of God into lie and worship and serve the creator more than the creator. So, yung created things, a creator. Ano? Here it means a new creation in a moral sense, in the phrase new creator is equivalent to the expression in Ephesians 4:24. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Ito yung ano, yung ayan, yung nilalang sa katuwiran. At kayo magbihis ang bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan at ng katotohanan. Ano? Dapat ganyan, no? The new man which after God is created in righteousness and true holiness. Dapat meron na tayong katuwiran, kabanalan, ng katotohanan. Kaya nga sinasabi mo, sino man ang nakay Kristo, isa ng bagong nilalang, ang dati niyang pagkatao, wala na. Sana wala na ho yun. Ang mangyayari ay, ito ho yung mangyayari sa atin. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran, kabanalan ng katotohanan. Yeah. No? So ano ho yung mga mawawala niyan? Siguro yung katulad nung manginginom ka dati, if a drunkard becomes reformed, ayun. There is no impropriety in saying that he is a new man. If a man who was licentious becomes pure. So, ibig sabihin, dati kang manginom, nagbago ka, nawala yung pag-iinom mo, dati kang naninigarilyo. Ayan, dati kang nakikiapid, nawala na ho yun yung mga bagay na yan. Kaya bagong nilalang ka nga eh. Ano? At marami naman ako nakikita, mga walang bisyo. Problema naman, nakikiapid. Wala nga bisyo, nakikiapid naman sa kapwa lalaki. Nakikiapid sa kapwa babae. Dapat, pag sinabi kang bagong nilalang, yung dati mo, wala na yon. Ano? Dapat wala na yung dati. Yung dati mong pag-uugali, dati mong karakter, dapat mawawala yon. Ang mahali, ang mababalik sa iyo ay yung katotohanan na. Yung katuwiran, yung kabanalan. Ano? Magkakaroon ka ngayon ng bagong pagkatao. Hindi na ho yung dati. Kaya sabi niya, all things are passed away. Ano? Dapat yung mga dati na wala na yon, no? Dati kang nagnanakaw, dapat wala na yan. Dati kang nagsisinungaling, dapat wala na yan. Ang dami yung nagsasabi, mga born again.
Ano, pero andun pa rin yung dati eh. Wala pa rin pagbabago kasi ang nasusunod do yung kanyang laman. Hindi pa rin ho siya na nababago ng espiritu, ano. So nasa laman pa rin siya. O muli po, isang maikling pag-aaral hinggil diyan sa sino man ang nakikristo, isa ng bagong nila. Sumatin po ang biyaya, awa habag, pagpapala mula kay Yahweh. Isang magandang araw po.